probinsya ng Kalinga ang marahil ilan sa pinakamaganda at pinakamayaman sa ating bansa. Mayaman sa tanawin, mayaman sa kalikasan, at sa ilang parte nito, mayaman din daw sa ginto. Pag sa labas, akala mo karaniwang bundok lang. Yung the usual mountains na inaakyat natin. Pero pag tiningnan mo closely, may makikita kang mga butas-butas doon mismo sa bundok. Nasabi sa atin ng mga minero dito, itong buong bundok na to, may at least 14 na mga butas doon sa loob mismo ng mountain. So ito daw bundok na to talagang butas-butas na daw talaga siya. Akma sa kanyang pangalan, sa bato na bubuhay ang sitio Batong Buhay. Bato na nagtataglay umano ng ginto. Ano naman yan? Mga ruins ng dating kumpanya. Ah! Kasi ito yung pinaka-biggest mine in the Philippines yata noon. Noong 1934, matatagpuan sa sitio Batong Buhay ang isa sa pinakamalaking mining company sa Pilipinas. 500 hectares ang sakop ng buong kumpanya. Milyon ang kinikita bago ito nagka-problema at tuluyang nagsara nang mangyari ang pag-aalsa sa EDSA. Ito yung ruins ng Batong Buhay Gold Mines na in-establish noong 1934. So mga 50 years itong nag-operate. One of the largest gold mines in the country. Pero nung EDSA Revolution, nawala na itong gold mine na ito. Bumutas daw sila ng mga 17 tunnels dito sa bundok na ito. Pero kahit wala na yung malaking kumpanya ng gold mine, hindi tumigil yung mga tao sa pagmimina. At pumapasok sila day in and day out dito sa butas-butas na bundok na ito. Kumukuha ng kahit anong latak na ginto na kanila makuha. Dating magsasaka ang mga residente ng sitio Batong Buhay. Pero nang dumating ang kumpanya ng mina, iniwan nila ang palayan at pumasok sa minahan. Ngayon, sirasirang kongkreto na lamang ang natitira sa dating malaking minahan. Nagsara na ang mining company, pero di nawala ang paghahangad ng ginto. Ang mga lumang tunnels na ginawa ng mining company noon, mano-mano na ngayong minimina ng mga residente. Kawalan ng oxygen, flash floods, aksidenteng pag-cave-in, hindi na bago ang peligrong hatid ng small-scale mining. Ilang minero na ang namatay dahil dito. Hirap kasi, no? Ganito rin ang sinapit ng tatlo sa kamag-anak ni Sunny na 10 taong naging minero sa Kalinga. Paano namatay? Sa gas. Anong gas? Yung poisonous gas mo. May poisonous gas dyan sa loob? As in, mamamatay ka kaagad? Oo, ma'am. Ilang oras? Hindi, pag tinamaan ka, na-knockdown ka agad. Dahil dito, tumigil na si Sunny sa pagmimina. Pero marami pa rin ang patuloy na nakikipagsapalaran. Mabasa sa loob? Pati mukha, mababasa? Eh, ba't po may putik kayo sa mukha? Sa ka... lipit na yung daan na. Saan po? May pataas kasi pag ganun. Pwede po kami pumasok sa loob? Andyan sa inyo kung pumasok kayo. Pero kailangan na rin na yung mabilis. Bakit mabilis? Para hindi mo makita yung takot. Tunnel 7 kung tawagin nila ang butas na ito. Bago kami tuluyang pumasok, kailangang ihanda muna ang aming mga mata. May mga nakatambay sa ba't po kayo nandito? Kaso sa loob ng mata. Dahil madilim rin ang tingin. Hindi mabigla ang mata. Masakit eh.
Kasi galing ka sa liwanag, tapos biglang didilim. Galing sa liwanag, tapos biglang didilim. Sige. Madilim at maputik sa loob. Akala ko tuloy-tuloy na lakad lang ang gagawin namin. Pero sa kalagitnaan, biglang may butas raw na kailangan pasukan. Ayun, lalim! Lalim nga. Teka. Pa ganito bang? Baliktad. Dahan lang, ha? Baliktad po ako ganito po. Ay, mayroon pang mga maraming mga butas pa dito sa loob. Okay, bababa na po ako? Oo. Una, ulo. Pinapasok ako sa isang maliit na butas na kasya lamang ang tatlong tao. Eh, yung pa ako, paano yun? Aray! Ganyan po? Yan. Oh my God. Tapos yung paa ko. Tapos yung paa, okay. Dali lang baka. Ano ba baba? Dahan-dahan lang ah. Oh shoot! Wala nang pakan. Saan po? Dito? Okay. Hindi ba yan bibigay? Baka dumire-diretso ako sa lalim ng lupa. Hawakan mo yung maso at saka yung kunyas para ikaw. May ginto to, kuya? Meron. Paano mo nalaman na may ginto ito? Kasi, kwan, yung tinatawag nilang naba. Yan. Yun, ang naba. Naba? Oo. Pag nagiling yan, lalabas yung ginto. Dahil di mo naman talaga matitiyak kung aling bato ang may lamang ginto, swertihan ang laro dito. Kada araw, isang sako ng bato at putik ang kailangang punuin ni Mang Charles. Pag swerte, maaari siyang kumita ng 1,800 pesos. Pero pag malas, ni isang kusing, wala kang maiuwi. Ati naman kayo ng gas. Isang 1 hour ako na hindi pa gumising. Kaya natakot ako. Natakot sa bagyo, nagtrabaho. Pagbalik ko, ito na naman. Hindi naman ako natakot. Muntik. Bakit balik na naman kayo? Mas maraming kita. Mas mabilis ang pera. Mas mabilis. Ang pera. Pero mas mabilis din ang buhay. Oo ah, mas mabilis ang buhay. Kanya-kanyang teritoryo ang mga minero dito. Bawat isang butas, may ibang may-ari. Ay, ba't po nakapadlock? Oo, oh, nakapadlock niya. So yung isang tunnel na pababa ng ganun, marami pa siyang iba-ibang mga tunnels na para horizontal na ganun. Dito. Pero kasya lang yung isang tao na ganun ka talaga. Si Mang Junicio ang isa sa mga veterano ng minahan. Walang ibang nakakapasok sa kanyang tunnel, kundi siya lamang. Pwede. Kuya, pwede ako pumasok dyan. Kaya, sinamantala ko ang pagkakataon nang payagan niya akong pumasok sa loob. Kailangan pagapang? Oo. Pag mahirapan akong huminga, lumabas na lang kayo. Ano yan, kuya? Pag mahirapan kayong huminga, kailangan lumabas kayo. Pag mahirapan akong huminga? Oo. Oh. Napapalibutan ng pira-pirasong kahoy ang tunnel na aking pinasukan. Pangtukod daw ito sa lupa para di ito bumigay. Parang bibigay na to ah. Hindi ba parang bibigay na tong... Ano na to? Sige, diretso pa. Akala ko dire-diretsong gapang lamang ang tunnel ni Mang Junicio. Pero pagdating sa dulo... Oh, dead end na! Patir na! Teka. Saan ako pupunta dito? Ayun. May butas dito. Uy, paakyat! Aray. Wow! Para siyang maze. Kanina, bumaba tayo ng ganon. Tapos pagbaba natin ng ganon, gumapang tayo, tapos ngayon paakyat naman. Kuya!
Dahil sa dilim at sikip ng tunnel at sa dami ng maliliit na lagusan sa loob nito, madali kang malilito sa iyong patutunguhan. Parang malalim, mataas pa eh. Makalipas ang ilang minuto, unti-unti na akong dinadalaw ng pagod at ng takot. Pero paalala nga sa akin ang mga minero, kailangang unahan ko ang takot ko. Pero sadyang mabilis ang sinusundan kong minero. Umabot sa puntong hindi ko na siya matagpuan. Kuya? Manong? Kuya? Saan na yung sinusundan ko? Pati rin ang aking cameraman. Okay, let's do this. Nandiyan ka ba, Dis? Disney! This! Dahil hindi ko na mahanap ang aking mga kasama, nagdesisyon akong bumaba at bumalik na lamang. Pero nangyari ang di inaasahan. Oh my God! Aray! Aray! Ligtas man ako, napahiwalay naman ako sa grupo. Sa loob ng maputik at madilim na tunnel, pakiramdam ko mag-isa lamang ako. Sa dami kasi ng pasikot-sikot sa loob, posibleng hindi ako marinig ng aking mga kasama. Buti na lang na eh. Naitukod ko tumpa ako dito. Pero awa ng Panginoon, maya-maya lamang may nakarinig sa aking boses. Sige, okay lang po. Masakit lang po yung likod ko. Ha? Dito ako kumaskas eh. Maya-maya pa, dumating na ang aking cameraman. Tama na po ito ko. Kasama ang aking cameraman, hinanap namin ang minerong aming sinusundan, si Mang Junicio. Kuya! Kuya! Manong? Kuya! 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 Oh, shoot! Ang taas pa! Tingnan mo sa taas. Masya ba tayo? Tingnan mo. Spider-Man. Tingnan mo. Parang malalim, mataas pa eh. Manong! Ayun! May naririnig ako nagmamaso! Teka, quiet ka. Sige, kaya mo yan. Not
Dito lang, papunta lang dito. Wala sa likod ko. Wala siya? Wala, dito. Hindi niya tayo naririnig? Kuya? Yun! Saan kayo? Ah, meron pa pala dyan? Meron pa. Tunnel ulit. Sa dulo ng isang mahabang tunnel namin natagpuan si Mang Junicio. Diyan na si Kuya. Ano yung gawa niya? Nagpupukpok. Araw-araw, 8 oras sa loob ng butas na ito ang matanda. Matyagang hinukukay at pinapalalim ang tunnel na inaasahan niyang magbibigay sa kanya ng ginto. Kuya, gaano niyo katagal ginawa itong minang to? Mga 17 ko. 17 years old lang kayo nung ginawa niyo to? 3 years. Ay, 5 years. Eh, ilang taon na kayo ngayon? Mga 40 siguro. 40 pa. Sa loob ng mahigit 2 dekada, naging pangalawang tahanan ni Mang Junicio ang butas na ito. Ang masaklap, minsan pa lang siya jumajackpot. So, si Mang Junicio, 17 years old lang siya nung nag-start siya na maghukay dito sa bundok na to. I suppose nung 17 years old siya, mababaw pa lang yung hukay na ito. And ngayon 40 years old na siya, naghuhukay pa rin siya, So nakita mo naman yung kung gaano ka intricate na yung tunnel dito sa loob. Kasi habang tumatagal ng tumatagal, lumalalim ng lumalalim yung kailangan nilang hukayan para makuha yung ginto. Makalipas ang mahigit 1 oras sa loob ng tunnel, nagdesisyon kaming lumabas na. Pero nagpaiwan sa loob si Mang Junicio. Magpapagabi na raw siya rito para maghanap ng ginto. Yun. Ayun. Ayun. Nilisan namin ang lungga at iniwan si Mang Junicio sa kanyang masikip at madilim na kaharian. Wow, nakakasilaw ah! Welcome to the real world! Tulad ni Mang Junicio, isang masikip na tunnel rin ang pamana ni Mang Guzman sa kanyang anak na si Lacson o Gusboy kung kanilang tawagin. Kailan niyo po tinuruan si Gusboy mag-ano? Anong edad po siya nagsimula dyan sa Baka Mindanao? Nag-edad ng 8. 8? Oh, yes ma'am. Marunong na siya kahit 8 lang siya? Basta sumama siya. Siyempre sumama siya ma. Tinitingnan ang ginagawa ko. Sa Tunnel 10 ang teritoryo ng mag-ama. Dito, bungad pa lang abot tuhod na ang tubig. Dating magsasaka si Mang Guzman. Batid niyang delikado ang pagmimina, pero kailangan raw niyang makipagsapalaran para sa kanyang 10 anak. Kasi yung palayan nito karamihan. Once a year na maapit yung korap. Ang pala-palay, trabahuin mo ng 4 buwan after 4 months. Saka ka lang kikita. So, at magkano lang yung kita doon? So, kunti-kunti lang. Pero sa dito sa ginto, pag nakaswerte ka, pwede kang sa 1 linggo mo, pwede kang bumili ng 3 cabans na 50 kilos. Lumiliit na. Halos kalahating kilometro ang aming nilakad bago namin narating ang tunnel ng mag-ama. Basa. Oh.
Aray. Nauntog na. Gusboy, malayo pa. Okay. Aray. Nagpaiwan sa labas ng tunnel si Mang Guzman, ang anak niyang si Gusboy at ang mga kaibigan nito ang sumama sa amin sa loob. Ay, may isa pang butas dito. Kumpara sa lungga ni Mang Junicio, mas mahirap ang tunnel na ito. Mas mahaba ang gagapangin, mas matataas ang aakyatin. Ang nag-hold lang sa akin ay ang aking knees. Pag bumitaw yung knees ko na yan, pinupush ko yung knees ko papunta dun sa pader. Pag hindi ko na pinush yan, dun ako babagsak ko. Halos 2 palapag na building itong kinalalagyan ko dito. So, kailangan ko pa umakyat. Paakyat dun. Gamit lamang ang taling to. At ang aking kamay, knees, legs. Parang, imagine nyo parang Spider-Man na umakyat ka sa pader. Mas masikip ang tunnel na ito kumpara sa mga unang tunnel na aming pinasukan. Nakakapagod. Aray. Mahirap huminga. Hindi ko ikakailang dinapuan ako ng takot. Wala nang kakapitan dito. Ano? Hindi ka nadudulas dito? May mikaway dito sa kaliwa mo. Saan po? Ito. May mga bat yan. Ito? Okay. Isa lang ang tumakbo sa aking isipan ng mga oras na iyon. Kung hirap na ako, paano pa kaya ang isang 12 anyos na bata? Okay. Okay. Pahinga muna. Pahinga. Sa gitna ng dilim, nakita ko ang inosenteng mukha ng batang aming kasama. Pero lalo akong nahabag nang malaman ko ang dahilan kung bakit siya nandito. Bakit ka sumasama kay tatay? Gusboy, ba't ka sumasama kay tatay magsilsil? Bakit ka sumasama kay tatay sa mina? Para kumuha ng ginto. Para kumuha ng ginto? Bakit? Kung patampay ka na yun, naaway nun. Pambayad ng utang. 20 nang nagmimina ng ginto si Mang Guzman. Ngayon, ipinamana na niya sa anak ang tradisyon, pati na rin ang utang na kaakibat nito. 4 nang nagmimina ang 12 anyos na si Gusboy. At tulad ng kanyang ama, umaasa rin siyang darating ang araw, makakatsamba sila at tuluyan ng makakalaya sa lunggang ito. Sa loob ng masikip na butas, matiyagang nag-ipon ng putik at bato si Gusboy. Malambot na ang klase ng bato sa parting ito ng tunnel, kaya di na niya kailangan gumamit ng maso. Yan ang ginto. Anong tawag niyo dito? Naba. Naba. Oh, ito yung low na mas mababa yung carats. Uh-huh. Pero ito yung mataas yung carats. Uh-huh. Mga 18, 19 carats yun. So, gano'ng karaming ganito ang kailangan mong kunin para kumita ka ng 1,000?
isang karga, ganito. Isang sako? Pero depende. Kung makatsamba ka, anong makatsamba? Hindi pa sigurado. Kasi posibleng ito, kahit na magkarga ka ng isang sako nito, hindi naman sigurado. Ibig sabihin lahat ng ganito meron. Oo. Walang kasiguraduhan na may lamang ginto ang mga batong naipon nila. Minsan, isang buong sako ng bato, kakapiranggot na ginto lamang ang laman. Hindi. Okay lang. Okay lang. Makalipas ang 2 oras, napuno na ang sako ng bata. Nagsimula na kaming lumabas ng lungga. Pahirapan sa pagbaba sa mga tunnel. Karaniwan po mga magkano lang ang kinikita sa isang araw ngayon? Half gram. Half gram? Magkano po yun? 800. 800 sa isang araw? Oo. Kung minsan yung ultimo na wala. Minsan wala? Dumiretso kami sa gilingan ng mga bato. Halos buong araw ginigiling ang mga batong nakuha sa mga tunnel. Dudurugin at pipinuhin ang mga bato, ihahalo sa tubig gamit ang isang malaking pabirik, hanggang sa unti-unting humiwalay sa putik ang ginto. Halos 10 sako na ng bato ang kanilang nagigiling, pero kakarampot na pulbos pa lamang ng ginto ang kanilang nakukuha. Isa lang ang ibig sabihin nito, kailangan pang bumalik ng mag-amang Guzman at Guzboy sa lunggang itinubog sa ginto. Talagang mahirap, ma'am. Kung mamalas ka, malas. Pero pag makaswerte ka, di ayos. '53 na ngayon si Mang Guzman. At balang araw, ang anak niyang si Guzboy ang magmamana ng lunggang ito. Ang sabi ko lang sa kanila, huwag sana maanwan ang naranasan ko. Magaya. Na mahirap. Anong? Kaya sana mag-aral sila. Anong gusto mo paglaki mo? Engineer. Walang ibang pangarap si Mang Guzman kundi ang baguhin ang kinabukasan ng kanyang anak. Pero habang baon pa sila sa utang, hindi sila makakatakas sa putik at sikip. Patuloy silang magpapaalipin sa kinang ng ginto. Ang paghahanap ng ginto ay isang pangarap na matagal nang hinubog ng panahon. Hindi na bago ang ganitong pagkahumaling. Huhukay ng walang katapusan, papasukin ng kailaliman, tapos yung paa, gugulong sa putik, buhay man ang kapalit. Pero lahat ng yaman may hangganan.
Marahil may dahilan kung bakit nagsara ang pinakamalaking kumpanya ng mina sa Kalinga. Baka ito ang paraan ng kalikasan para iparamdam na kailangan din itong magpahinga. Halos walang kinita noong araw na iyon ng mag-amang Guzman at Guzboy. Pero sa kabila ng hirap na pinagdaanan, nakukuha pa ni Mang Guzman na umawit at magpasalamat. And I don't know what I'll do. All I do is sit and sigh. Marami pa raw kasing bagay na mas mahalaga kesa sa ginto. Pamilya at pag-asa, kapwa at pananampalataya. Patunay na hindi lahat ng ginto kailangan pang hukayin sa ilalim ng mundo. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness. Dead end na. Patir na.